Aming Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Hindi kami karapat-dapat sa aming kalagayan ngayon, pero minarapat ninyo kami dahil sa ginawa ninyong pagtawag sa amin sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang kami po ay dumulog sa Panginoong Yesus, magsisi sa aming kasalanan, at kami ay patawarin, pawalang sala at linisin sa lahat ng aming karumihan. Kaya nagpapasalamat ngayon, Panginoon, sa iyong masaganang biyaya na naranasan namin. Panginoon, nais po naming hilingin na as we come before you to worship you, nawa o Diyos ay maparangalan kayo, maluwalhati kayo. Katagpuin niyo rin kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng pagbubulay namin sa iyong banal na salita. Mangusap po kayo sa amin at maranasan po namin, marinig po namin ang iyong banal na tinig sa aming mga puso at bigyan niyo kami ng sapat na biyaya upang tumugon ng pagsunod sa iyo. Maraming salamat po muli sa ganitong pagkakataon. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Buksan po natin ating Bible sa 1 Peter chapter 1, verse 1 hanggang 2. Ito po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Kung meron kayong Tagalog Bible, ito po ay babasahin ko sa Tagalog Bible at the same time sa NIV. 1 Peter chapter 1, verse 1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Kapadosya, Asia at Bitinya. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat-mula pa at binanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at linisin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Basahin ko po sa NIV. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood, grace and peace be yours in abundance. Dito po sa binasa natin, makikita natin ang 1 Peter ay sinulat ni Apostol Pedro mismo. That's why it was called the book of 1 Peter, the book of Peter. Binanggit niya kung sino ang kanyang sinusulatan. Ito ay sinusulat sa mga mananampalataya na nangalat dahil sa persecution na kanilang dinaranas noon. At ang pagbati niya ay biginawa kayo ng masaganang biyaya at kapayapaan mula sa Panginoon. Sa ganitong napakasimpleng greetings, simpleng-simple ang kanyang pagbati pero loaded ng mahalagang katotohanan yung first two verses na ito. At nais kong maglaan tayo ng panahon upang tingnan natin ang sinasabi niya sa talatang ito. Clearly makikita natin dito ang mga katotohanan na nakapaloob doon sa pagbati pa lamang nung binati niya o nung in-address niya yung kanyang mga sinusulatan. Marahil ito ay intentional on the part of Peter sapagkat ang mga mananampalataya during that time ay talagang nangalat sila dahil sa matinding pag-uusig at pagsubok na kanilang pinagdadaanan. It happened around AD 60, 70. So, ang mga mananampalataya ay dumadaan sa matinding pagsubok under Nero. So, itong mga address o yung titles o mga katangian na binanggit ni Peter ay mahalaga-mahalaga na mabumalik sa isipan, sa pangunawa ng mga mananampalataya kung sino talaga sila sa harapan ng Diyos at kung ano ang kanilang kalagayan dito sa mundong ito. And probably that would help them understand and accept yung kanilang pinagdadaanan during that time. So, samahan niyo ako, tingnan natin yung mga sinabi ni Apostle Peter sa text na ito. Dalawang bagay ang major points, I would say, yung binanggit ni Peter dyan tungkol sa kanilang addressee sa kanyang mga sinusulatan. Una, sila ay mga hinirang ng Diyos. Yan ay makikita natin sa verse 1. And then, pangalawa, sila ay mga nakikipamayan o mga exiles sa mundong ito.
In fact, specific binanggit niya yung mga lugar na yun, pero binanggit ni Peter na kayo ay mga nakikipamayan, mga nangalat kayo sa mga lugar na yan sapagkat kayo nakikipamayan sa mga yan. In fact, clearly makikita natin sa mga susunod na letter ni sinabi ni Apostle Peter na sila talaga ay hindi lamang nakikipamayan sa mga specific places na yun, kundi kayo ay mga nakikipamayan dito talaga sa mundong ito. Hindi kayo taga rito, kundi kayo ay mga citizens of heaven. Kayo ay tagalangit, kaya kayo ay nakikipamayan lamang dito. Kayo ay pinili, hinirang ng Diyos. And then nagbigay siya ng tatlong bagay dun sa verse 2. At nais kong talakayin natin yon. Nais kong basahin uli natin yung verse 2. Ganito ang sabi, ano? Oh, verse 1 rin. To God's elect, yun yung kanyang tawag sa mga mananampalataya, exiles, na scattered doon sa mga provinces, but really, they're exiles here on earth. They're strangers, foreigners on earth. And then, you, verse 2, who have been chosen according to the foreknowledge of God, the Father. Chosen according to the foreknowledge of God, the Father. So we'll be talking about God's foreknowledge. Anong ibig sabihin nun? And then, through the sanctifying work of the Spirit. Ano yung tinutukoy ni Peter na sanctifying work of the Spirit? To be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. So sa greeting ni Apostle Paul, ni Peter, mapapansin natin dyan yung Trinitarian greetings. Kayo ay mga tinawag ayon sa foreknowledge o paunang kaalaman ng Ama, at kayo ay pinabanal ng banal na Espiritu na maging masunurin kay Kristo at linisin ng kanyang banal na dugo. So you see the Father, the Spirit, and the Lord Jesus Christ. So talakayin po natin ang mga bagay na ito. Ang mga mananampalataya ay hinirang ng Diyos, chosen, or pinili ng Diyos. Pinag-uusapan namin ito kung ano ang pinakamagandang salitang gamitin para madaling maintindihan. Pero yung hinirang, pagka narinig ba natin yung hinirang, ay naintindihan natin yun. Hindi natin ginagamit yun sa day-to-day na pamumuhay, no? Pero ito ay napakahalagang salita sa Biblia na nagsasabing tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay elect, chosen by God, even before the foundation of the world, noong pa, sa pasimula't simula pa. At tayo ay hinirang, una, according to the foreknowledge of God, or ayon sa kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa. Anong ibig sabihin yan? To explain this, nais kong magbigay ng ilang mga verses that hopefully would help us understand itong paunang kaalaman. Ano bang best translation dyan? Kaalaman ng Diyos sa simula't simula pa. Or paunang kaalaman, foreknowledge. He alam na ng Diyos yung future. According to the foreknowledge of God. Pinili tayo ng Diyos according to the foreknowledge of God the Father. Few verses para maunawaan natin ito. Psalm 139 verse 15. Ganito po ang sabi. Sabi ni psalmist, ang butok ko sa katawan nung iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumaki ako noong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo na kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So sinasabi ng text natin na ang Diyos, nasa sinapupunan pa lang tayo, bago pa man tayo sinilang, kilala na tayo ng Diyos, alam na tayo ng Diyos, pati yung magiging bilang number of days natin sa mundong ito, ay alam na ng Diyos, nakasulat na yun sa kanyang aklat, na talaan, sa kanyang record book, kung hanggang kailan tayo mabubuhay. So, practically, ang sabi ng NIV, no? Your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Wala pang nangyayari, hindi pa nangyayari ang future. Alam na ng Diyos ang lahat ng bagay. God ordained them to happen. So, ang ibig sabihin niyan,
alam ng Diyos ang mangyayari in the future. Hindi sinasabing alam ng Diyos ang mangyayari in the future dahil nahuhulaan niya ang mangyayari, kundi alam ng Diyos kung ano mangyayari in the future sapagkat inordin niya kung ano mangyayari in the future. Hopefully malinaw yun, ano? Hindi dahil napipredict ng Diyos, hindi dahil nahuhulaan ng Diyos ang mangyayari at gagawin ng tao in the future, kundi alam ng Diyos ang mangyayari sapagkat siya mismo ang nagsabing ito ang mangyayari in the future. According to His plan, according to His sovereign choice, sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan at layunin, yun ang mangyayari, and therefore yun nga ang mangyayari. That's why merong alam ng Diyos ang mangyayari. Jeremiah 1:5, nung tinawag ng Panginoon sa Jeremiah about him, ang sabi ay ganito, "Before I formed you in the womb, I knew you." Bago ka pa nabuo sa sinapupunan, alam, kilala na kita, alam ko na. "Before you were born, I set you apart." Inihiwalay na kita, tinakda na kita. "I appointed you as a prophet to the nation." So, even before he was formed in the womb, even before he was born, God knew him, he set him apart, and appointed him. So, ang foreknowledge ng Panginoon, yung pagkakaalam ng Diyos, ay kaugnay na kaugnay niya. Very closely related yan dun sa intention ng Panginoon na gagawin niya according to His own purpose and will. Acts chapter 2:23, isa ito sa mga nakamamanghang text sa scriptures. Ito'y may kinalaman sa pagpako ng masasamang tao sa Panginoong Yesus. So if you can open your Bible sa Acts 2:23, ganito ang makikita natin. Pansin ninyo kung ano ang nangyari nung panahong ito sa paningin ng Diyos. Ano? Ito'y tumutukoy sa Panginoong Yesus. Acts 2:23, "This man was handed over to you by God's deliberate plan." Si Jesus ay ibinigay dun sa mga pumatay sa Kanya according to God's deliberate plan and foreknowledge. Ayon sa kanyang paunang kaalaman, alam na ng Diyos sa pasimula't simula pa. "And you," itong mga tao na walang kamalay-malay, "with the help of wicked men, put him to death by nailing him on the cross." Kung isipin natin, sa pananaw siguro ng mga tao na nagpako sa Panginoong Yesus sa krus ay hindi talaga nila alam kung ano ang nangyayari, sapagkat ang totoo, inordain ng Panginoon, nilayo ng Diyos, niloob ng Diyos from the very beginning na ito ang talagang mangyayari. That's why it happened. So, makikita natin dyan na yung in general, as a general principle, gumagawa ang Diyos talaga sa lahat ng bagay. Makikita natin na ang pagkilos ng Diyos, ang mga pangyayari sa mundong ito, bagamat walang kamalay-malay ang tao at iniisip natin na ginagawa natin with our own free will, pero ang Diyos talaga ang kumikilos to make sure na yung kanyang layunin at kanyang itinakdang mangyari, ang siyang mangyayari. Tungkol naman sa pagkaligtas natin, tungkol sa ating kalagayan bilang mga mananampalataya, at babalik tayo dun sa ating text na tayo ay tinawag according to His foreknowledge. Sa Romans chapter 8, verse 29, ganito ang sabi, "God, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified." Yung mga kilala na ng Diyos, alam na ng Diyos, ay itinakda ng Diyos na maging katulad ni Kristo. They were predestined to conform to the image of His Son. Itinakda sila maging kagaya ni Kristo. At yung mga itinakda ng Diyos, sila ay tinawag ng Panginoon, na tinawag sila sa pamamagitan ng preaching of the gospel. At yung mga tinawag ng Panginoon, when they responded, sila ay pinawalang sala, they were justified. At yung mga pinawalang sala ng Diyos, they were glorified. Sila ay
niluwalhati ng Diyos, they became part of the kingdom, part of His family, and eventually will be with God for eternity. They were glorified, they were those whom He foreknew, He predestined, He called, He justified, and they glorified. He glorified them. Yan ang makikita natin sa Romans chapter 8. Alam nyo, itong mga bagay na ito, minsan iniisip natin, pagdating dun sa kaligtasan ng tao, minsan nakakalimutan natin yung tingnan ito sa paningin ng Diyos, kundi minsan nakafocus tayo masyado on us, sa tao. Minsan ipinalalagay natin na ang tao ay naliligtas dahil magaling yung nag-share ng gospel sa isang taong yan. Kung hindi magaling ang nag-share ng gospel, baka hindi naging mananampalataya. Or, in other words, iniisip natin na gawa ng tao ang kaligtasan ng tao. Minsan we take the responsibility as if nasa kamay natin ang kaligtasan ng tao. Pero sinasabi ng Bible, ang tao talaga ay naliligtas sapagkat ito ang kalooban ng Diyos from the very beginning. At nakakamanghang katotohanan yan, bagamat medyo may kahirapan tanggapin, pero nakamamanghang katotohanan yan sapagkat yan ay nagpapayag sa atin na ang kaligtasan natin nung panahon tayo tumanggap at nanalig kay Kristo at naging tagasunod ni Kristo, tayo pinatawad sa ating mga kasalanan at naligtas tayo, ito talaga ay nangyari dahil from the very beginning, yun ang intention ng Diyos na mangyari sa atin. Lilinawin ko lang ho ano at basahin ko na lang ito para hindi, para hopefully maging malinaw na malinaw. Ang foreknowledge of God o yung pagkaalam ng Diyos sa pasimulan simula pa. Okay, mag-translation yun, yung foreknowledge. Pagkaalam ng Diyos sa pasimulan pasimula pa. Yung foreknowledge of God, sa konteksto ng ating pagiging Kristiyano, ay nangangahulugan na simula't simula pa, tayo ay pinili na ng Diyos ayon sa Kanyang sariling layunin at kalooban. Kaya tayo napabilang sa mga nananampalataya at iniligtas ng Diyos. The reason why we are Christians now and we are part of His church is because from the very beginning, God already ordained it to happen. He already has chosen us according to His foreknowledge. Tayo ay napapabilang sa Kanyang iglesia hindi dahil pinili natin siya, hindi rin dahil alam niya na pipiliin natin siya, kundi dahil tayo ay pinili niya. Linawin ko ng konti yon. Pag sinabi mong foreknowledge of God, hindi ito nangangahulugan na dahil ang Diyos ay nakakaalam ng future, hindi dahil napipredict niya na by October 1, 1989, itong taong ito ay mananampalataya sa akin. So therefore, pipiliin ko siya. Hindi ganon. Hindi ganon ang foreknowledge. Ang foreknowledge ng Panginoon ay nagsasabing, itong taong ito, pinili ko na maligtas. Alam kong maliligtas siya. Kasi ginusto ko maligtas siya. Kaya sa October 1, mananampalataya siya. Ang foreknowledge ng Panginoon na hindi nagsasabing alam niya ang mangyayari, kaya kanya pinili. Kundi pinili kanya, kaya alam niya ang mangyayari sa iyo. Luminaw ba o lalong lumabo? Nag-usap na lang tayo mamaya. Tayo ay napapabilang sa Kanyang iglesia, hindi dahil pinili natin siya, hindi rin dahil alam niya na pipiliin natin siya in the future, kundi dahil tayo ay pinili niya. Therefore, He knew. Yun, hopefully, mas malino yun.
ang foreknowledge ng Panginoon ay hindi lamang nangangahulugan na alam na ng Diyos na mananampalataya ka in the future, kundi ito ay nangangahulugan na pinili ka ng Diyos sa simulan-simula pa, kaya alam niya na mananampalataya ka. Hopefully, that explains that, no? Yung foreknowledge. So, dito, kaya, I understand na may there are questions about this point, pero sa isang banda, ito ang nakakamanghang katotohanan sa atin talaga. Na yung kaalaman ng Diyos at pagpili sa atin ng Diyos ay hindi nakadepende sa atin at sa gagawin natin na nahulaan ng Diyos. Hindi nakadepende doon, kundi nakadepende ito sa sariling kagustuhan ng Diyos, sa sovereignty of God to choose us and save us. That is the reason why there's nothing in us, there's nothing about us, there's nothing in us that we can be boastful about. Di natin pwedeng ipagmayabang na naintindihan ko kasi ang gospel eh. Or na-share ko kasi siya ng maayos. It is actually because God has ordained it from the very beginning. Tapos sinabi din ni Peter, sa greetings pa lang ito ha, sabi niya, you have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ. Ano yung sanctifying work of the Holy Spirit na tinutukoy ni Peter dito? Yung sanctifying work of the Spirit, usually, inuugnay natin sa pagpapabanal sa atin matapos na tayo ay naging mananampalataya. Halimbawa, yung word na sanctification ay usually ito ay tumutukoy sa proseso ng pagpapabanal sa mga naging mananampalataya mula nung sila ay maging mananampalataya hanggang sa sila ay mamatay o gawin o dumating na si Kristo. Tayo ay pinababanal ng banal na Espiritu, yun ang process of sanctification. Pero ang tinutukoy ni Apostle Peter dito ay hindi yung process of sanctification, kundi ang sinutukoy niya ay yung work of the Holy Spirit, yung sanctifying work of the Spirit, so that we would become obedient to Christ and be sprinkled by His blood. Ito ay tumutukoy sa pagkilos ng banal na Espiritu even before we became Christians. Nang sa gayon, we would come to Christ, follow Him, be His follower, and be forgiven and be justified from all our sins. So, ang text na ito nagsasabi sa atin na hindi lang nagsisimulang kumilos ang banal na Espiritu sa atin sa kanyang pagpapabanal matapos na tayo maging mananampalataya, kundi nagsasabi ito sa atin na kumilos sa atin ang banal na Espiritu kaya tayo naging mananampalataya. Kumilos sa atin ang banal na Espiritu kaya tayo lumapit kay Kristo at naging tagasunod niya at tumanggap ng kalinisan o kapatawaran, pagpapawalang sala. Yan ang tinutukoy na sanctifying work of the Holy Spirit dito sa Peter. At nais kong magbigay ng ilang related verses dyan na nagpapakita ng pagkilos ng banal na Espiritu kaya tayo naging mananampalataya. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. 2 Thessalonians 2:13. Sabi rito, but we ought always to thank God for you. Nagpapasalamat kami sa Diyos, brothers and sisters, loved by God, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit. Nagpapasalamat kami, dapat kami magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, na minamahal ng Diyos, sapagkat pinili kayo o hinirang kayo ng Diyos na maging first fruits, pangunahing bunga, upang maligtas sa pamamagitan ng sanctifying work of the Spirit, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, and through belief in the truth. He called you to this through our gospel. Tinawag kayo sa pamamagitan ng mabuting balita that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. Loaded ng yung verse na yan ng mga katotohanan tungkol sa pagpili ng Diyos para maligtas tayo, sa pagpapabanal o pagkilos ng banal na Espiritu sa atin, sa pananampalataya natin, sa pagtawag niya,
calling at yung pagkikibahagi natin sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. Pero dyan sa text na yan, makikita natin that God chose us as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Holy Spirit. Kabilang kayo sa mga pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, masasabi natin na tayo ay naranasan natin ang kaligtasan ng Panginoon, tayo ay tinawag ng Panginoon, tayo naging mananampalataya, we believed in Him when we heard the gospel, it was because of the work of the Holy Spirit. Totoo ang sinabi ni Apostle Paul na yung mga bagay na spiritual ay nauunawaan ng taong spiritual, ng kinakasihan ng banal na Espiritu. Yung ordinaryong tao cannot, they might be able to understand intellectually, but they could not really understand in their spirit the gospel, the truth, so they could not believe. Nais kong banggitin itong John chapter 1. Alam natin itong John chapter 1, ang kwento tungkol kay Kristo, na merong mga hindi tumanggap sa Kanya. Pero, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So marami ang nag-reject, pero merong tumanggap. Yung tumanggap, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng NIV, they were children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, hindi dahil naturally they were born, but they were born of God. Ano yung born of God? Ipinanganak sila ng Diyos. I think yung John chapter 3, tungkol sa born again, would explain this phrase, born of God. Sabi ng John chapter 3, sumagot si Jesus kay Nicodemus ito, tandaan mo ang sinasabi ko ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na? Makapapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina upang muling ipanganak? Sabi ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, tandaan mong sinasabi kong ito, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. Yung tubig refers to the natural birth at yung espiritu talks about the spiritual birth. Malibang siya ipinanganak sa tubig at ng espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So, anong sinasabi dyan? Ang tao ay pinapanganak, ang laman, nanganganak ng laman. Pero ang espiritu ay ipinapanganak sa pamamagitan lamang ng banal na espiritu. So, it is only by the work of the Holy Spirit, that's why you were born again. You were born from above. That's why you believed and received Jesus Christ because you were born from above. You were born by the Holy Spirit. Ang katotohanan ito ay nagsasabi sa atin that the reason why we came to know the truth, we understood the truth, we received the truth, and we believe in the Lord Jesus Christ is because the Holy Spirit worked in us. Without the Holy Spirit, no one can be born again. Nung one time, lumabas si Mama sa kwarto at kitang-kita sa mukha niya yung pag-aalala. At ang sabi niya, pinili ba ako ng Diyos? Walang konteksto yun, ha? Wala kami pinag-usapan. Basta lumabas siya ng kwarto. Pinili ba ako ng Diyos? Siyempre, hindi ko naintindihan. Baka hindi ako pinili ng Diyos. Bakit? Yung pala may binabasa siya tungkol dito. Nakakatakot, baka hindi ako pinili ng Diyos. Sabi mo sa akin, pinili ba ako ng Diyos? Sabi ko, ewan. hindi kami nagkausap ni Lord kanina tungkol sa bagay na yan. Pero, how do I know? Sabi ko sa kanya, ang alam ko, pinili ka ng Diyos. Kasi,
kung hindi ka pinili ng Diyos, hindi kumilos sa iyong banal na espiritu. At kung hindi kumilos sa iyong banal na espiritu, hindi ka Kristiyano. Hindi ka nananampalataya. So hindi ko man alam kung paano namimili ang Diyos o kung kailan namimili ang Diyos, kung kailan nag-take effect yung kaligtasan sa tao. I may not know that, but if I know that you're a believer, kung ikaw ay tunay na mananampalataya at naging mananampalataya ka ni Kristo, tinanggap mo si Kristo, hindi yung tinanggap na buksan mo ang puso at pumasok ka na parang literal, kundi yung if you have been a believer of the Lord Jesus Christ, kung ikaw ay naging tunay na mananampalataya ni Kristo, then alam natin na kaya ka naging mananampalataya sapagkat kumilos sa iyong banal na espiritu, hindi dahil na manipulate ka, hindi dahil napataas ang kamay mo, hindi dahil napasunod ka sa panalangin, kundi dahil kumilos ang banal na espiritu and you became a genuine believer. Meron akong nabasang article na satire, yung article na hindi totoo, nagawa-gawa lang, pero nakakatawa dahil meron daw isang tao na hindi sinasadyang naligtas. Paano nangyari yun? Kasi nung nag-altar call na daw ang pastor, nagpipreach ng gospel at pagkatapos ay nakita ng tao na nagtataasan ng kamay, nagtaas din ang kanyang kamay na hindi niya naintindihan. So he was accidentally saved. Wala namang ganun. You cannot manipulate people into raising their hands, into asking them to follow a certain prayer, at tapos naligtas sila. That doesn't happen that way. It is only when the Holy Spirit starts to work in a man's heart at siya'y binago ng Panginoon na born again siya. Dito, itong katotohanan ito ng born again experience, diyan talaga ako suko na that's where I stop and really trust the Lord. Kasi ano magagawa ng preacher? Ano magagawa ng taong evangelist? Kahit gaano siya ka-eloquent at kagaano siya ka-dynamic sa kanyang presentation at persuasive sa pag-share ng gospel, ang kaya lang abutin ng kanyang mga salita ay yung tenga ng tao. At marahil maupapaunawa sa kanya, sa taong yon ang mga katotohanan na sinasabi niya intellectually, pero paano bababa yon sa kanyang espiritu? Paano yun maunawaan? Paano makakalawkaw ang espiritu ng tao at katagpuin siya ng banal na espiritu at mabuhay siya na siya dating patay dahil sa kanyang kasalanan? How can that happen? Sino makakagawa niyan? Obviously, walang tao ang makakagawa niyan. A person can only be born from above by the work of the Holy Spirit. Kaya dun talaga, when you talk about evangelism, when you talk about salvation and going to heaven, dun mo marirealize na talagang gawa ng Diyos itong ginagawa natin. Sa Diyos lang talaga ito. So it is only by the work of the Holy, sanctifying work of the Holy Spirit that a person comes to Jesus Christ, repents from his sin, and sprinkled by the blood of Jesus Christ. Sabi ng Titus 3:5, salvation ito. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us. Niligtas niya tayo. Not because of the righteous things we had done. Hindi dahil gumawa tayo ng mga mabubuti. But because of His mercy, dahil sa kanyang habag, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ, our Savior. Mapasin mo dyan yung how the Trinity works for our salvation. The kindness of and the love of God appeared. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Spirit, whom He poured on us generously through Jesus Christ our Lord. So it is by the renewal of the Spirit, rebirth and renewal by the Holy Spirit. So, and then, yun ang sinabi. So, pinili niya tayo according to God, the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to become obedient to Christ and sprinkled by His blood. Ayan yung pag-usapan natin, yung sprinkled by His blood. We are cleansed
tayo ay nilinis at pinatawad at naging karapat dapat lamang sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa tingin ko, sa dami ng mga verses dyan tungkol sa katotohanan ito sa scriptures, ay nauunawaan at tanggap natin ang katotohanan ito. But let me just read a few that would help us appreciate itong ginawa sa atin ng Panginoon. Hayaan yung basahin ko mabilis lang yung Hebrews 10. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Kristo. Makakapasok ka na sa most holy place. And he's talking about the presence of God. Dahil sa dugo ni Kristo. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari or high priest na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Verse 22 ng Hebrews 10, no? Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from the guilty conscience. Tayo ay nilinis na, hinugasan na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. That's why we can come before the presence of God. Hebrews 9:11, nang dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay ay narito na. At siya ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Ang dugo ng kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik during the Old Testament, iwiniwisik sa mga taong tinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan. Higit ang nagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, napansin niyo yun? How God, the Trinity works in saving us? Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, iniligay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. So, it is only by the blood of the Lord Jesus Christ that was offered as offering for our sins. Kaya tayo naging karapat-dapat sa Diyos, tayo ay nilinis, pinawalang sala, at ngayon ay tayo mga Kristiyano at katanggap-tanggap na sa Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Lilinawin ko lang ito. Pag sinabing dugo ni Kristo, of course, tumutukoy yung sa literal na blood. Pero, hindi lamang yung literal na blood, kundi ito'y tumutukoy sa buhay mismo ni Kristo. Kasi nga, life is in the blood, di ba? So, pag sinabing dugo ni Kristo, ito'y tumutukoy na tayo ay pinatawad dahil sa dugo ni Kristo o dahil sa buhay na inialay ni Kristo bilang handog. At we should understand yung blood of Christ as the life of Christ itself. Kaya yung inialay ni Kristo ang kanyang, pag sinabing inialay niya ang kanyang dugo o sa pamamagitan ng kanyang dugo, ito'y sa pamamagitan mismo ng buhay ni Kristo na inialay bilang handog. Na naging handog sa Diyos para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi ang dugo ho ni Kristo ay hindi natin dapat unawaing hiwalay sa buhay o kay Kristo mismo. Na para bang merong kapangyarihan ang dugo. Na nakapaglilinis ang dugo. Halimbawa, ang sabi ng isang preacher, sabi niya, ang dugo po ni Kristo ay parang sabon. Alam mo, yung liquid, sabi niya, pag hinunilaban mo ang damit, lumilinis. Ang dugo ni Kristo ay ganon. May cleansing effect. Hindi ho ganon ang paliwanag sa blood of Christ.
ang dugo ni Kristo, pag sinabing dugo ni Kristo, ito ay tumutukoy sa buhay mismo ni Kristo, na nung ito'y ibinuhos, namatay si Kristo, at yung kamatayan ni Kristo ang nagsilbing handog. Katulad kung paano ang tupa ay inihahandog during the Old Testament, si Kristo ay namatay sa krus, at ang kanyang buhay, yung kanyang dugo, ang kanyang buhay mismo, siya mismo, ang nagsilbing handog sa Diyos, offering, sacrifice. At ang sakripisyong iyon, yung offering ni Jesus, yung buhay ni Kristo, yung blood ni Jesus, ang nagsilbing kabayaran sa lahat ng ating kasalanan, nang sa gayon napawi ang galit ng Diyos at tinanggap ng Diyos ang kabayaran sa lahat ng kasalanan, kaya tayo ay naabsuelto, napatawad, napawalang sala, dahil sa offering, dahil sa sacrifice, dahil sa blood ni Jesus Christ. That is why we don't say like the others. Halimbawa, kasi minsan nagiging parang magical, merong magic eh. Nagpe-pray, halimbawa, Lord, magbabiyahe po si Lolo. Magbabiyahe po siya papunta sa Bicol. Balutin mo po siya ng iyong banal na dugo. How do you understand the blood of Christ? Or parabang there's something in the blood of Christ to protect us from evil. Hindi ho parang magic o anting-anting yon. Ang dugo ni Kristo ay tumutukoy sa buhay mismo ni Kristo na nabubo o naialay, inialay niya to satisfy the wrath of God and justify us from our sins. Cleanse us from our sins. Hopefully, makatulong yun. Ano? That's, yan ang ibig sabihin ng blood of Christ. So, tayo ay pinili ng Panginoon, if we will read this again, ano, yung text natin. Sabi ni Peter, to God's elect, sa mga pinili ng Diyos, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia. Verse 2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. So, ano ang ginawa? Sino tayo? I think this is a perfect introduction, address ni Peter sa mga mananampalataya noon. They were in the midst of a severe persecution. At hindi ang pag-uusig na pinagdaraanan nila. Nagdudusa sila. Tapos sabi ni Pedro, mga kapatid, mga pinili ng Diyos na nangangalat at nakikipamayan sa mga lugar na yan. Mga pinili ng Diyos ayon sa kaalaman ng Diyos sa simula pa. At pinili ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. So tayo ay mga, yan ang address, tayo, yung katotohanan yon sa mga sinusulatan ni Pedro ay katotohanan sa atin. Tayo ay mga pinili ng Diyos ayon sa kanyang foreknowledge, according to the foreknowledge of God, through the sanctifying work of the Holy Spirit, to be obedient and sprinkled by the blood of Christ. At ang sabi niya, kayo ay mga, right now, for the meantime, kayo ay mga ipinili kayo ng Diyos, elect kayo ng Diyos, you belong to God. You do not belong to this earth. You belong to God. And your home, eternal home, is in heaven. Hayaan niyo mag-close ako sa katotohanan yan. Ano? Sabi ni Paul, Philippians 3:20, our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Hebrews 13:11, And these people who still living by faith when they died, they did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were, ang konteksto nito, they were persecuted, pinipersecute ang mga mananampalataya, inaagawa ng mga ari-arian, ipinapakulong, ipinapapatay ang iba. Pero sabi ng writer ng Hebrews, tinanggap nila na sila ay mga foreigners and strangers on earth. Hindi sila taga rito. Tagalangit sila. They're looking forward. Si Peter mismo nagsabi, dear friends, I urge you as foreigners and exiles,
to abstain from sinful desires. So, ang mga mananampalataya ay mga foreigners and exiles, mga nakikipamayan lang sa mundong ito. So, mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin, isipin natin lagi na temporary lahat yan. Hindi talaga tayo taga rito sa mundong ito. Time will come na iiwan natin ang mundong ito. Gaano man ho kahaba ang buhay ng tao, gaano man sa akala natin kahaba ang buhay ng tao, lagi nating naririnig pa din, maikli talaga ang buhay ng tao. Nung bata ka pa, iniisip mong mahabang buhay ng tao, pero as you get older, you realize life is short. Napakaikli lang talaga ng panahon. Dahil hindi talaga intention ng Panginoon na manatili tayo dito sa mundong ito because we do not belong to this world. We belong to the renewed world. We belong to the heaven, to the new heavens and new earth. We belong where God is. So, yun ang ating tahanan talaga. Kaya, itong kasalukuyang pinagdadaanan natin sa mundo, isa sa mga magandang epekto nito, I think, is the realization na bulok ang mundong ito. Patuloy ang pagkasira ng mundong ito. Pasama ng pasama at palala ng palala ang mundong ito. May sakit ng mundong ito. Ang buong sanglilikha is groaning, waiting for the renewal of all things, sabi ni Apostle Paul. I think kung meron mang isang magandang resolution na pwede tayong gawin or realization is that we should realize na we do not want to be here forever. Tayo mismo. Sa halip na matakot tayo sa kamatayan, matakot tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, we should even long for the coming of the Lord Jesus Christ. It would make sense that we would not long for us to die, pero at least we would long for to be with God and be where God is, to be in heaven. Dahil taga doon talaga tayo. If we're enjoying too much on earth, and we love this world, ang mundong ito, later on, we will see dito sa Book of Peter na ito ay nakatakdang tapusin ng Panginoon, nakatakdang mamatay ito at mabuhay muli at dun tayo sa muling pagkabuhay. So, nawa ay magsilbing paalala sa atin at encouragement sa atin ito that we are elect, chosen by God, and we are here on earth just for temporary. Exiles tayo, foreigners tayo, strangers tayo sa mundong ito. Nakikipamayan lang tayo dito. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa mga katotohanan na nakita namin mula sa iyong banal na salita. Katotohanan hindi lamang tungkol sa kanila, kundi tungkol din sa amin bilang mga Kristiyano. From the very beginning, alam na ninyo at nilayon na ninyo na kami po ay maligtas. Kumilos ang Banal na Espiritu sa buhay namin, kaya kami naligtas. At ang Panginoong Yesus ang nag-alay ng kanyang buhay, He shed His blood and cleansed us, justified us, kaya kami naligtas. Kaya Panginoon, maraming salamat na pangkasalukuyan nandito kami sa mundong ito. Ano man ang pagdaanan namin, alam namin, Panginoon, na talaga kami ay hindi taga rito. Help us, Lord, to long for the completion of your salvation. Samahan niyo kami, Panginoon, patuloy sa buhay na ito. Ito po kami panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.